nakakapanabi, ang sarap mag-aral ng Biblia, nakikilala natin ang Panginoon, tsaka pinatamaan tayo. Walang mga purpose mo, di ba? Parang, in all His fullness, we have image ng Panginoon. Hindi makikita yung love ng Panginoon sa buong mundo. Isang magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay, nakikipag-aral sa amin sa Biblia. Nais ko po na ipakilala aking sarili. Ako po si Pastor Brian Tolentino. At kasama ko rin po ang ilan sa ating po mga kabataang nakikipag-aralan sa atin ng Biblia. Walang iba kundi si Brother Dominic Carpintero, Brother Glenn Amican, Sister Mitch Derecho, at si Sister Lynette Tenorio. Nais po namin kayong imbitahan na makipag-aralan sa amin. Samantalang sinisiyasat, pinag-aaralan, itinataas ang pangalan ng Panginoon Jesucristo dito po lamang sa programang pinamagatang United Bible Study. Ayan, so Dominic, Mitch, Glenn, at saka first time natin to, no? Excited tayo na makipag-aralan ng Biblia. Ano bang expectation nyo dito? Sige nga. Maraming matututunang bago. At mas lalago po ako, mas madami po akong, yun nga, mapag-aaralan. Mas makilala si Kristo. Mas kakaiba ata ito, Pastor. Ayan. Alam nyo, sa pag-aaral natin ngayon, ang i-cover natin, exciting eh. Sa series na to, ang i-cover natin yung Book of John. Favorite nyo ba yung Book of John? Ako, ano ko to eh. Talagang, pagka pinag-aralan yung buong Biblia, ang pinaka-favorite ko talagang pag-aaralan yung Book of John. So, ngayong specific na episode na to, pag-aaralan natin, the Book of John sa chapter 1. At ang title ng pag-aaralan natin ay Behold the Lamb of God. Wow. So usually sa isang United Bible Study na ginagawa natin sa small group or whatever, we usually start with singing, of course, we start with the prayer, and after that, babasahin yung buong passages. Mm-hmm. So ang i-cover natin sa mga passages natin is verse chapter 1, verse 19 hanggang 34. Siguro naman nabasa nyo na to, napag-aralan nyo na to. So ito yung panahon ng ating sharing. So bigyan ko na lang, i-cover ko lang ng konti yung konting background ng ating pag-aaralan. Of course, nagsimula ang John chapter 1 nung banggitin ni John na nang pasimula, nandiyan ang verbo, pagkatapos ay nagkatawang tao yung verbo, nakita natin yung anak ng Diyos, puspos ng biyaya, puspos ng katotohanan. Tapos suddenly, biglang nag-shift yung kanyang focus doon sa tagapagpakilala ng ating Panginoon Jesucristo. So, nagsimula ito nung nagbabautismo siya ng napakaraming tao sa Jordan. Pagkatapos ng mabautismo niya, nagtatanong yung mga tao, nagpadala yung mga pariseo, mga skriba, sino ba ito? May nag-a-arise na bagong parang sumisikat kasi ang daming nagpapabaptize sa kanya. So literally, hindi ordinaryo na may nagpapabaptize during that time. Pero, meron na silang malaking expectation na may darating na tinatawag nating prophet. Kagaya ni Elijah, kasi yung intertestamental period, medyo tahimik, walang masyadong naririnig. For 100 years. 100 years na mula sa Malakay, mula sa mga unang intertestamental, wala. Pero suddenly, bigla na lang nagkaroon ng isang, kumbaga, isang nagpipreach, nakakaiba ang kanyang approach. Galing siya sa wilderness, tapos medyo kakaiba yung kanyang pananamit, tapos bigla siyang nagpipreach, nagbabaptize ng mga tao. Nung tanungin siya, ikaw ba'y propeta? Sabi niya, hindi. Ikaw ba'y ganito? Hindi. So, pagkatapos nun, sabi niya, ano ka ba talaga? Sabi niya, ako yung sumisigaw sa ilang. Ako yung naghahanda ng daan ng Panginoon. Pagkatapos, di natapos na yon. Pagkatapos nun, parang gusto niya ipakilala na merong mas higit sa kanya. Pagkatapos nang ipakilala, bigla na lang dumating. Tapos sabi niya, ito yung Lamb of God. Tapos binaptize na ito, bumabayong. So basically, pag binasa natin yung buong passages, makikita natin na for the first time, ipinapakilala si Jesus Christ as parang a rising star. Kakaiba. Pagkatapos nun, bigla na lang lahat ng mga disciples niya sumunod na sa kanya. So sa pagbabasa ninyo, ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa inyo? Sa ang specific text dito sa ating mga pag-aaral, ang kumbaga parang sinasabi sa inyo ng Holy Spirit na ito ay mahalagang dapat pag-aralan. Ang nakatch po sa akin dito, Pastor, ay sa verse 21, katulad ng sinabi niyo po. And they ask him, "What then, are you Elijah?" He said, "I am not. Are you the prophet?" And he said, "No." Tapos sinabi niya, "What do you say about yourself?" He said, "I am
the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Talagang dinidirekta niya talaga yung mga tao patungo sa love of God. Mm. So, then John was the voice of God. Ano na tayo ito eh? Opportunity na tayo sana to para medyo sumikat. Kasi, may tinatanong na siya eh. Yeah. Oh, tinatanong na siya. Pero ang sagot lang niya, I am not the prophet. Actually, sa ibang passages sa Bible, I am not the Messiah. I am not. Purong I am not. Eh, ano ka ba talaga? Oo, nagtanong. Ang kagandahan mo, Pastora, verse 26, sabi niya, John answered them, saying, I baptize with the water, but there stands one among you whom you do not know. Talagang, mayroon talaga siyang gustong i-direkta doon sa mga tao, kung sino yun. So, parang, ang sinasabi mo, Ate Midge, huwag niyo akong alalahanin. Huwag niyo masyado akong isipin, hindi ito tungkol sa akin. Parang merong mas matindi pa dito na darating sa akin. Okay. So, nabanggit mo, Ate Mitch, kanina, yung verse 23, ano? The voice of the one crying in the wilderness. Ibig sabihin, hindi siya galing sa syudad. Galing siya sa ilang. Galing siya sa ilang. Pag sinabi natin ilang, walang masyadong tao, puro mga hayop o kaya mga puno. Pero galing sa wilderness, bigla na lang siyang sumigaw. Sabi niya, prepare ye the way of the Lord. Ito kaya yung ini-expect nila na Elijah. Kasi si Elijah halos galing din to sa ilang eh. For how many years, not just 3.5 years, nandun lang siya sa ilang, medyo pinapadalan siya ng pagkain doon. Tapos bigla na lang siyang nag-appear, tapos sinamon na lang niya yung mga prophets. Pagkatapos ay nagkaroon ng ano sa Carmel, pagkatapos ay pinagpapatay na yung mga, parang, ganito yung naging event. Pero iba yung kanyang appeal. Kagaya dun sa Malakay chapter 4, parang inahaya niya ang mga tao na magsisi. Magsisi. Pero ang kagandahan nun, ang sabi niya, prepare ye the way of the Lord. At ito pa, Pastor. Pagdating sa 31, I did not know him. Dalawa niyang beses binanggit eh, hanggang sa 33. Sabi niya, I did not know him, but he who sent me to baptize with the water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him. This is he who baptizes with the Holy Spirit. Ano yun? 31, sabi ano? Sabi niya, I did not know him. 31. Parang nabanggit mo kanina. 33. Nabanggit mo rin kanina sa 26. Sabi niya, I baptize you with water, but there stands one among you whom you do not know. So, unang-una, may ini-introduce niya isang tao na unang-una, hindi niya kilala. Hindi kilala ng iba. Hindi rin kilala ng iba. Kung hindi niya kilala, hindi kilala ng iba, bakit niya kailangang i-introduce ito? Ito yung kanyang paraan ng pag-prepare ng way of the Lord. Parang may nabanggit ka kanina sa pag-uusap natin, paano ba piniprepare? Ano ba yung preparation na ginagawa? Paano inihahanda? Inihahanda. Para kanino? Oo. Doon sa reflections mo kanina na parang binabanggit mo na yung ancient times. Ano nga yun? Yung sa ancient time po, Pastor, bago po umalis ang hari, kunwari may pupuntahan siya, may mauuna pong mga people, certain people, na maghahanda po ng lugar. Kasi po yung lugar na yon or yung daan minsan magulo, bako-bako. So para maging maayos yung pagpasok or pagbiyahe ng hari, kailangan may someone na maghahanda. At ito po yung ginamit ni Juan na illustration para maipakita niya yung gospel sa mga tao. Illustration na to, talagang totoong nangyayari. Yes. Kitang-kita ng mga mata ng tao. Yung context kasi nito, yung mga kausap ni John ay mga Greeks. Oh, gusto nating alamin, ano, ito'y panahon ng Roma. No? Yes. Nung panahon ng Roma, of course, ang salita nila na sikat noon ay Griego. Pero ang nangunguna ay Romano. At ang typical na kapangyarihan ng Romano, makikita mo sa mga kalsada. Ang mga highway noon, friend, hindi naman yung kagaya ng highway ngayon, pero at least mga dalawang dipa or isa at kalahating dipa. Enough para makadaan yung chariot o dalawang way para yung dalawang horse. Hindi, at least horse lang. Dalawang horse ay makipot lang talaga ang highway noon. Pag sinabi mong city noon, mga 2,000 people, city na yun eh. Actually, 1,000 people, city na ang tawag nila doon. 100 household city na. Pero pag sinabi natin way of the Lord, pag binasa mo ito sa Matthew, sabi niya, narito ako para ihanda ang mga baku-bakong daan. So, ang baku-bakong daan, kapag kaya yung baku-bakong na ganyan, tatabtaban, lalagyan yan niya ng lupa. Pagka naman niya mataas, tatabtaban nila yan para tumuwid. Kagaya ng mga ginagawa ngayon ng expressway, di ba? Talagang tinatambakan nila yan. At si John the Baptist ang nagpe-prepare. Kagaya nga ng sinabi mo, minsan nasisira yung daan. Yes. Pero pag dumaan na ang emperor, kailangan ayusin yung daan. Yeah.
kasi kahiya-hiya. Mm-hmm. So ito parang hindi basta-basta ang dadaan sa lugar na 'yon. Ayon dito sa commentary na nabasa ko. Si hindi lang basta-basta ang ginagawa niya. Hindi niya lang piniprepare ang way of the Lord. Mm-hmm. Piniprepare niya yung isang malaking movement na hindi pa kilala, pero inihahanda niya ito. Mm-hmm. Actually, sa pamamagitan hindi lamang ng kanyang salita, pati ng kanyang dugo. 'Di ba? Naalala niyo? Copy prepare niya nito, napugutan siya ng ulo. Kasi Kaya Brian, maganda po yun eh. Balik po tayo sa movement na banggit niyo. Maganda po yung pagkakabanggit niya na he is preparing the way. Which is, pag tinignan po natin yung Book of Acts, paulit-ulit po binabanggit na ito yung first... yung tawag sa unang Christians. Ayan, makaunang tawag sa Kristiyano na pag, pag in-identify sila laging the way. Yeah. Pero so, at the same time, alam din natin na hindi basta-basta the way ito. Kasi sa John 14, verse 6, sinabi din ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So siya mismo yung kalsada. Siya mismo yung daanan. Kung si Jacob ba ang pag-uusapan natin, siya yung ladder. Siya yung nagkukonect ng langit at ang lupa na kung saan ang mga anghel ay nagmamanik-manaog. Kung wala si Kristo, walang paraan para mag-connect. Which means yung dalawa. Yung mga unang Kristiyano, lagi sila identified with Christ. Yung mga panahon na yun. By the way, hindi pala nakilala tayo na Kristiyano. Hindi tayo nakilalang Kristiyano noon. Ang term na Kristiyano ay hindi kilala. Okay? Later na lang nakilala. Pero ang tawag talaga nila sa relihiyong ito ay the way. The way. So napakaganda na siya talaga yung nag-start nitong the way na to. So dun sumikat yung salitang the way. Kaya kung may isang... kung may isang relihiyon na itatawag sa atin, parang maganda yung, ito yung parang dating daan. pero yun nga, yun din yun. Kung ano yung daan noon, yung dating daan sa Isaiah chapter 58, no? Ito rin yung daan na talagang matagal na lang hinihintay. Yeah. Mm-hmm. Ito yung daan patungo sa kaligtasan. Okay? So meron pa ba kayong ibang input dyan? Nabanggit mo, Mitch, na to whom you do not know, tapos I did not know him. Laging, nasaan pa ba yung isang... 33. Oo. Ano pa yung isa? I did not know him. Ito, verse 31, no? 31, I did not know him, but that he should be revealed to Israel. So, ibig sabihin, hindi siya talaga ang nagpapakilala. Merong kapangyarihan na higit na makapagpapakilala, bagaman si John ang nagpapakilala. Pero may higit na mas makapagpapakilala. Ito yung direksyon na pinupuntahan natin sa ating pag-aaral. Ano pa ang napansin niyo sa ating sa mga pag-aaral niyo, Dominic? Sa akin po mas nag-strike po sa akin yung verse 29. I think ito po yung parang kumbaga pinaka point noong buong story ng sabihin ni John the next day. Imagine po sinasabi niya na doon sa mga tao na nandoon sa Jordan, basically, yung nagbabaptize siya, na hindi ako yung Christ, hindi ako yung Messiah. Tapos nagtatanong sila, sino ka? Tapos sabi niya, merong mas darating. Pero, sabi niya, among you. Meron sa inyo. Tapos hindi niya alam, hindi rin nila alam. And the next day pa niya, sinabi, behold, the Lamb of God. And ang nakakatuwa po dito, Kuya Brian, isa sa pinakamagandang unang pagkakataon na binanggit yung pagkakakilala kay Kristo ay sa pamamagitan ng isang tupa. Ayan, ng isang lamb. And ito yung siguro napakagandang pagkakataon din upang ipaalala ni Juan doon sa mga kababayan niya yung pag-asang hinihintay nila na merong darating na Messiah. Gusto lang natin linawin sa ating mga tagapakinig, no? Kasi baka may mga bagong first time lang sila mag-aaral ng Biblia. Para sa mga Hudyo, para sa atin, madali lang intindihin yung Lamb of God. Ano ba talaga yung, hindi naman ito tabula rasa na parang walang pinanggalingan, bigla ka na lang na Lamb of God, naisip ka na. Ano ba itong Lamb of God? Ano ba ang meaning nitong Lamb of God sa inyong mga pag-aaral? Bakit napakahalaga o napakasignificant nung Lamb of God na binanggit niya, this is the Lamb of God, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world? Actually po, nag-start yan sa Genesis. No, ito po yung kinagandahan na nung pinakilala, from the very beginning na pinakilala ni John si Christ,
nire-reflect nito kung paano rin pinakilala ng Diyos yung darating na Messiah, yung nagkasala ang tao. And that is true, alam. Noong dinamita niya si Eva at Adan, diba? Of course, alam natin by implication na pumatay. And walang ibang pwedeng gamitin doon throughout the Old Testament, ang ginagamit na symbol sa blood at sa clothing ay walang iba kundi ang lamb. So may necessity na para, kasi dapat the day na kinain nila, yung prutas na yun, dapat mamatay sila. Pero hindi sila namatay kasi nakatagpo ang Panginoon ng panghalili, substitute para sa kanila. Kaya yung substitute na yun, ang laging tinitignan nila na balang araw, magkakaroon ng isang substitute na higit kesa sa lamb na pinapatay nila araw-araw. Kundi isang lamb na perpetual na mapapasaka nila yung clothing, perpetual na magkakaroon sila ng atonement para sila'y maligtas na once and for all. Ano pang mga nakikita nyo na background dito sa... kay Abraham din, may lamb din doon. Okay. Tapos pagdating sa kay Moses, may lamb din doon during the Passover. Doon muna tayo kay Abraham. Kay Abraham, nung naglalakad sila papunta sa Moriah, walang lamb. Wala. Nagtanong ngayon. Bigla lang na dumating. Ang sabi ni Isaac. Nasaan na yung lamb? May dala tayong, eto na. Paano natin gagawin to? Ang sabi ng Panginoon? God will provide. Kaya nung papatay na si Abraham, si Isaac, sabi, wag mo na, itigil mo na yan. Nakita ko na kung gaano kakatapat. Tapos ibinigay na yung lamb. So, every time na pag-uusapan natin yung lamb, laging maalala ng mga tao yung ipoprovide ng Diyos na lamb na hindi kaya ng tao na gawing katanggap-tanggap ang kanyang sarili, gaano mang kaganda yung kanyang sacrifice. Actually, isa po sa reflection na nakita ko dyan is, it is only Christ. Si Kristo lang po talaga yung makapagbabago sa atin. Kaya nga sabi po dito the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, siya lang mismo yung makapagbabago sa atin, makakapag-transform sa atin upang ma-receive natin yung crown of life. Gusto kong ano to, gusto kong itag to kasi, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Hindi niya kasi yung lamb na lagi na lang ino-offer araw-araw. Araw-araw yun, tapos nag-iisa lang sila. Hindi ito para sa buong mundo. For the first time, sabi niya, pag ito ng lamb na to, parang itong namatay na lamb na ito, para sa lahat na to. Kaya yung repentance na hinihiling ni John, ito'y bunga. Actually, ang repentance ay bunga ng pagkakita or pag-behold. Pagkakilala. Doon sa lamb that taketh away the sins of the world. Kaya lang, vague pa ito. Hindi pa rin nila alam kung anong role nito, kung sino ito, anong gagawin niya, paano siya magiging taketh away the sins of the world. Sa susunod na mga chapter, mas lalo nating makikita ito. Ano pa ang mga background na nakikita niyo dito sa lamb? Balikan ko lang po yung kay Abraham. Medyo parang maganda lang yung naging reflection ko kasi I remember si Abraham in Genesis chapter 12, siya yung pinakaunang missionary na ginamit ng Diyos. And ang nakakatuwa lang, as the first missionary nagagamitin ng Diyos para iligtas ang buong ang sanlibutan, basically, ang nakakatuwa dito, pinak-remind or pinakita muna kay Abraham kung ano yung magiging kailangan ng mundo. Though siguro para kay Abraham, very vague nga yung symbol na yun na ginamit niya doon sa experience niya with Isaac. Pero sa atin bilang mga nagbabasa, and at the same time doon sa mga Israelites after niya, nakikita nila yung type. Nakikita nila yung magiging kahihinatnan. Resulta. Yung resulta nung ginagawa nila na yon sa pamamagitan ng sanktuaryo, pagsasakripisyo. So para sa kanila, itong behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world, madali ito intindihin. Sa atin ngayon, medyo... Kung wala tayong idea sa Old Testament. Kung hindi natin naintindihan. Kasi ang ekonomiya ng buong Israel nakasentro sa templo. At sa templo, ang pinakasentro dyan yung sacrifices na dinadala nila. Linggo-linggo, araw-araw, buwan-buwan, at taon-taon. Kaya pag sinabi ng the Lamb of God, boom! Kaagad yung imagination kaagad nila nagalakay sa templo. Kaagad, napaka-attractive na makita si Kristo na
the Lamb of God. Pero gusto ko rin, Pastor, idagdag yung ano eh, the Lamb of God, yung sa Passover. Mm. Kasi may pinatay din doon na lamb. Yeah, yeah. Na kung hindi sa dugo ng lamb na yon, mamatay yung firstborn. So, ang ganda kasi ito isang word lang to, Lamb of God. Pero very pregnant ang background at history nitong Lamb of God na to. Na parang nag-i-excite ito sa isang tao. Kasi alam mo ang buong Israel, pag pumunta ka sa templo, ang amoy nito, amoy dugo. Mm-hmm. Amoy slaughter. Amoy patayan, amoy lamb. Na parang pag naisip mo na ito yung great sacrifice na ibinigay ng Panginoon, once and for all na matatapos na ito sa pamamagitan nito, ay ma-excite ka. Mm-hmm. Pero siguro gusto ko lang balikan ano, na all throughout Israelites, laging minsan nawawala yung mga sacrifices, na napapalitan ng idols, tapos babalik uli yung sacrifices, tapos finally, i-restore ng Panginoon. Magkakaroon sila ng maayos na understanding tungkol dun sa, tsaka hindi to basta lamb, hindi sinabing lamb, ang sabi lamb of God. Of God. Of God. Ibig sabihin, lamb ito na i-offer ng Diyos. Hindi ito i-offer ni Abraham, i-offer ng tao. Kung sinong tao. Diyos ang mag-offer, at the same time, ang mabibenefit ay ang buong mundo. Ang buong mundo. Napakaganda. So, meron pa ba kayong ibang reflections? Gusto mo point out? Actually, related doon po siya ano, sa binanggit ni Dominic. Kasi dito, sa verse 29, yung Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Inulit-ulit siya pagdating sa verse 35. Mm-hmm. Talagang gustong ipaano sa atin ng writer na itong may something sa Lamb of God. Mm-hmm. Which is sabi dito sa verse 35, again, the next day. Kasi dito sa una, the next day. Verse 29, the next verse day. 29. Ngayon, the next day. So, pangatlong araw na ito nangyari. Okay. Opo. Mm-hmm. Tapos sabi dito, ang kausap niya na dito yung disciples ni John. So, hindi na ito yung general. Opo. Okay. Sabi dito, di ba inintroduce na po doon yung Behold the Lamb of God. Dito inulit-ulit siya, Behold the Lamb of God. Tapos, tinuro niya ito sa mga disciples, at sabi dito, then Jesus turned and seeing them following said to them, what do you seek? Kasi sumunod na po sa kanya yung ano yung disciple ni John. Ngayon, sabi nila, they said to him, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Pagdating dito sa verse 39, he said to them, come and see. So parang ang pagdating po nito sa akin, ano siya, una si John the Baptist, inintroduce niya yung Lamb of God sa tao. Ngayon dito, inulit niya ulit siya sa disciples niya. Parang nakikita ko yung ano yung role talaga dito ng forerunner na si John the Baptist na wala sa kanyang spotlight. It's not all about John the Baptist. Hindi siya dito yung bida, kundi gusto niya talagang i-point doon sa una sa mga tao, back to Old Testament, yung Lamb of God. At dito, hinilet niya talaga palagi yung Lamb of God na si Jesus Christ. Kaya yung disciples niya, sumunod. Sunod ka agad. Sunod sila. At talagang maganda ang kanyang pagkaka-introduce. Maganda ang pagkaka-promote. Na bagaman hangang-hanga sila. In fact, nabaptize sila mismo ni John. Yeah, opo. Yeah. So mga disciples sila ni John. Oh. Eh bakit naman ipamimigay niya yung disciples niya sa iba? Yun na po yung talaga. Ito yung maganda po kay John. No? Hindi niya concern yung magkaroon ng credit. Ayun. Hindi niya concern yung gain. Ang concern niya na kung magkaroon siya ng gain, doon sa pinaka-climax nito ay maipadala niya yung mga gain niya. Para sa glory ni Christ. Naalala ko tuloy yung kantang, and if I gain any praise, let it go to Calvary. Amen. Oh, di ba? Naalala niya yung kantang, and if I gain any praise, let it go to Calvary. Talagang ang role siguro talaga natin bilang Kristiyano. Kaya tinawag siya the greatest prophet. Samantalang si Moses, great prophet. Si Abraham, lahat yan greatest prophet. Pero walang sino man ang kinalimutang buong-buo ang sarili. Para introduce ang isang taong hindi naman niya gaanong kilala. Napakatindi. At saka ang description niya mismo is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Pero Pastor, parang may kulang pa rin eh. Parang hindi pa rin nila naintindihan yung Lamb of God. Maliban lamang sa verse 33, yung sinabi niya na 39? About sa Holy Spirit, upon whom you see the Spirit descending and remaining on Him, this is He who baptized with the Holy Spirit. Siguro dahil sa work ng Holy Spirit na yun,
Kaya, gusto kong susugan yung sinabi natin, Mitch, na sa ating ano, sa ating pagte-testify about sa Lord, sa ating Panginoon sa buhay natin. Napakahalaga na nakatulad tayo ni John na kagaya ko, babalikan ko lang po yung mga kaninang inanunsyo ninyo. Na, nag-benefit ako doon kasi si dito ang wala ding idea talaga siya kay Jesus Christ. Hindi niya pa nami-meet si Jesus Christ. Pero may merong Holy Spirit na nag-work sa kanya na, yung still a small voice na ma-identify niya talaga through the Holy Spirit na ito talaga yung ano, ito talaga yung Lamb of God. Yeah. So sa ministry, napakaganda na ano, napaka mag-independent tayo sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit. At saka hindi kailangan na maunawaan natin ang lahat ng bagay, basta dependent lang tayo. Kasi dito, kagaya niyan, paano siya nag-conclude na sabi niya, one among you, whom you do not know. I-introduce mo ba yung isang bagay na hindi mo naman kilala, na hindi rin kilala ng mga tao, kung hindi ka kinukonvict ng Holy Spirit? Pangalawa, sabi niya, I do not know him, in verse 31. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Ibig sabihin, nag-anticipate siya na hindi ko rin siya kilala, pero sinasabi ng Holy Spirit, huwag kang mag-alala, ipapakilala ko rin sa iyo. Later, sinabi sa kanya ng Holy Spirit, upon whom you see the Spirit descending, maghintay ka lang. Parang excited na siya na makita yung anak ng Diyos. Maghintay ka lang, sabi niya. Kasi ipapakilala ko rin. Ang banal na Espiritu po, ang magtuturo sa kanya kung sino ba talaga yon. So, dito po sa verse 33, pakibasa nga po ulit. I did not know him, but he who sent me, baptized with water, sent me. Upon whom you see the Spirit descending, remaining on him, this is he who baptizes the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. So, una po, sinabi niya, I did not know him. Pero nung time na pumasok yung Holy Spirit sa kanya, nung time na na-conviction ng Holy Spirit, doon niya nasabi, doon sa verse 34, Pastor, na, and I have seen. Diba? Sa 33, I did not know him. Hindi ko siya kilala. Pero sunod, nung pumasok yung banal na Espiritu, sabi niya, I have seen and testified that this is the Son of God. And sino itong Son of God? Sabi po dito sa, bumalik po tayo sa verse 27. It is he who, coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to lose. So itong Son of God na sinasabi na to, ipinakilala ito ni John bilang masigit sa kanya. So, Napaka humbling na pag nasa ministry tayo, hindi natin iisipin na tayo yung sisikat, tayo yung dapat umangat. Parang kung ang role talaga natin ay introduce ang isang tao, bagaman siya'y tao, kung talagang role ang sinasabi sa atin ng Holy Spirit, introduce mo siya kasi meron akong task na ipapagawa sa kanya. Dapat willing tayong i-give up. Ang sabi niya, whose sandals I'm not willing. At saka, alam mo, nakakasakit yung iimbitahan ka mag-speaker, tapos sasabihin sa'yo, kayo pong imbitahan namin kasi hindi po kasi dumating si ganito. Anong feeling mo doon? Panakibutas. O, diba? Afterthought ka na lang. Parang, o kaya yung ganito po, kayo po ang speaker ngayon. Pero pag halimbawa po dumating yung speaker, hindi na po kayo speaker. parang, ha? Ganun ba? Maghanap na lang kayo ng... Parang ang sakit nun. Pero dito, papakinggan nyo yung word, napakasakit ng word. Siya mismo yung nagsasabi. It is he coming after me is preferred before me. Napakatindi. Alam niya yung kung saan lang siya. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Wala pang mas dakilang propeta ang Panginoon kesa sa kanya. Wala pang mas dakilang propeta kesa sa kanya. Sa tingin ko, matututo tayo. Kung gusto mo talaga na i-lift up si Christ, kailangan matuto ka na i-lift, i-drag down mo muna yung sarili mo. And kaya sinabi din mismo na ng chapter 3 ng John, di ba? Sabi ni John mismo sa mga disciples niya, I must increase. So, ang napakalaki na matututunan natin dito, in order for Christ to be lifted up, parang ano yan, siso, kailangan talaga na ibaba. Pag tinataas mo ang sarili mo, bumababa si Kristo. Pero bago natin ituloy yung lahat natin mga discussion, napakaganda. Gusto po na, napakarami po natin pag-aaral. Gusto po natin na tayo matuto pa. Pero tutuloy po natin ang ating pag-aaral pagkatapos po natin mapanood dito.
isang paglalakbay. Minsan mahirap, minsan ay madali. Subalit ang taong lumalakad sang-ayon sa mabuting payo at ang kaniyang ligaya ay sa Panginoon, ay siyang tulad ng isang kahoy sa tabi ng tubig na nagbubunga ng masagana. And welcome back po sa mga Bible student po natin. Talagang during the break, matindi pa rin ang talakayan namin dito. Nakakapanabik, ang sarap mag-aral ng Biblia, nakikilala natin ang Panginoon, tsaka tinatamaan tayo, di ba? Dominic, may binabanggit ka kanina tungkol sa come and see. Why don't you share it? Masyado lang kasi talaga siyang striking. Yung point na pinadala ni John. Instead na i-gain yung mga disciples niya na yun, yung two disciples, instead na sa kanya na lang yun, credit niya na yun. Pero ang ginawa niya, sabi niya sana, behold the Lamb of God. So kay John, depart to behold. Pero noong itong dalawa na to, lumapit na kay Kristo, medyo may doubt pa sila. Ngayon ang nangyari, habang naglalakad ngayon itong dalawa, lumingon si Kristo, sabi ni Kristo, anong gusto niyo? Tapos tinanong nila si Kristo. So, doon natin makikita na hindi pa nila ganun talaga pinaniwalaan yung sinabi ni John. Kailangan nila, pa nila na mas maraming pang-evidensya. Saan ka nakatira? At ang sabi ni Kristo, come and see. So, yung invitation ni John, ang sabi niya, behold the Lamb of God. Ngayon, si Kristo, si John hindi niya sinabi, come to me. Pero sabi niya, behold. So, depart to behold, pero kay Kristo naman, Come and see. Ano mo yung salitang come and see na yan? Pagka, kasi mahabang pag-aaral natin, diba? Hanggang John 6, John. Yung come and see na yan, hindi yan basta-basta eh. Pag sinabi ng Panginoon, come, he who comes to me shall not be hungry. Yeah. He who believes in me shall not be thirsty. Ano yan eh? Yung gradual yan. So, ang role lang talaga ni John ay ipakilala. Pero ang role talaga ni Christ ay i-attract talaga sila. And by experience. Kaya talagang, if I be lifted up, I will draw all men unto myself. Talagang ang part talaga ng Panginoon ay i-attract ang lahat sa Kanya. Ang part natin ay i-attract ang lahat kay Kristo. Ilayo ang lahat sa sarili natin at i-push talaga ang lahat papunta kay Kristo. Kaya napakaganda. At saka hindi lang yun. Alam mo, kung magdidisipulo ka, siyempre, ang trust mo nandun sa discipler mo. Apo. Tapos bigla kang parang ipagtatabuyang ka dun sa isang hindi mo naman kilala. Ang sabi nga ni John, hindi ko sila kilala, hindi nyo rin siya kilala. Tapos bigla kang pupunta dun. Pero ang ganda ng word niya, sabi niya, behold. The Lamb of God. As in-emphasize na, wala na siyang ibang sinabi, kundi, behold the Lamb of God, with emphasis, sinabi ko na sa inyo kahapon. Natignan nyo siya. Kaya sumunod sila. Ginawa nila, tinignan nila. Hindi lang nila tinignan. Sabi nila, nasaan po yung bahay niyo? So, ang sabi ni Jesus Christ, ang ganda eh, come and see. Oh, hindi ka naman makakakita kung hindi ka rin naman susunod. Di ba? Kung hindi ka susunod, paano mo makikita ang mga bagay-bagay? Pero ang kagandahan dito, yung may salvific capacity yung seeing. May naalala po ako, Pastor, dun sa sabi ni Paul, by constant beholding, you become changed. Hindi lang yun. Nung kinagat sila sa ilang. Yeah. Nung kinagat, pag tumingin sila sa serpent.
maliligtas sila. Mm. So, ang key lagi sa discipleship ay kapag katinignan natin si Kristo. Pero hindi basta titingin tayo. Kailangan nating sumunod, kilalanin siya. Maganda yung word na kilalanin. Kasi hindi nyo kilala. Hindi nyo siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. Relational lang. So, kailangan mo siyang kilalanin. Kilalanin. At saka, siguro, bago natin i-wrap up ito, i-reflect ito, kasi ang pag-aaral natin ng Biblia, laging, ano ba yung nangyari sa Biblia? Eh, ano naman ito sa akin ngayon? Ayan. Papunta tayo dun sa ano nangyari sa Biblia, paano nangyari ito. Kasi ayaw natin, sa pag-aaral natin, makatutumutok tayo sa kung ano ang ginawa ni John. Yes. Gusto natin, tumutok tayo sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Amen. Kay John. Para makilala niya si Kristo at maipakilala niya si Kristo. Kasi alam mo, sa akin personally, ano, although parang nasa implications na ako, nasa reflections na ako, bibigyan ko yun ng chance mamaya. Nabubuhay tayo sa mundong ito. Maraming tanong. Yung mga audience natin, siguro maraming tanong, bakit ba ako nabubuhay? Para saan ako nabubuhay? Magkaiba yung bakit ako nabubuhay sa para saan ako nabubuhay. Yung bakit, yung pinanggalingan ng buhay mo. Yung para saan, yung patutunguhan ng buhay mo. Yung dahilan. Yung dahilan at saka yung direksyon. So dalawa yun ha. Yung dahilan, yung pinanggalingan, yung direksyon, yung patutunguhan. So dito, sa tingin ko, sa kay John, ang dahilan kung bakit siya nabuhay, para makilala ang Panginoon. Mm-hmm. Very simple. At ang dahilan kung bakit patuloy siyang nabubuhay, para ipakilala ang Panginoon. Nung naipakilala niya na ang Panginoon, handa na siya mamatay. And ito po kayo, Brian, susugan ko po yan. Pag binasa po natin yung previous verses, bago yung kwento ni John, together with Jesus Christ, makikita po natin doon na hindi lang actually ito role and purpose ni John at tayo mismo, kundi ito ay purpose mismo ni Christ. Diba? Makikita po yun sa verse 18, sabi dito, no one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. Sa ibang version ay the Father's bosom. He has made Him known. Diba? He has declared. So, ang purpose ni Christ, na yun din yung gusto niyang mangyari sa atin, ay, of course, si Christ, sabi dito sa verse 2, He was in the beginning with God. So, throughout the eternity past, kasama niya yung Diyos, may relationship sila with intimate relationship. At yung intimacy na yun, meron siya with the Father, gusto niyang i-share sa atin by making Him known, by making the Father known. And then naman, nakikita po natin sa story ni John, na yung pagkakakilala ni John sa Diyos ay ganun din yung purpose na ipakilala naman niya sa atin. Ang ganda ng word mo, eternity past eh. Yung kung sining nakilala niya in eternity past, gusto niyang ipakilala sa atin para makasama natin in the eternity future. Kasi ba, napaka-ganda. So siguro punta na tayo dun sa point na mag-i-implicate na tayo, mag-reflect na tayo. So simulan siguro natin kay Glenn. Actually, yung napaka-relate din po dun sa, ano, sa purpose na bakit, ano para saan tayo? Saan tayo nanggaling at para saan ang buhay natin? Bakit sa dinabi-nabi, bakit ako? Parang doon sa kay John, nagkaroon ng na malinaw dito na ang identity ni John is tapos yung direction or yung purpose ni John. Nakita talaga dito na ang rason na talagang may panukala ang Panginoon tungkol kay John. Na napakaganda ng kanyang ano dito ng identity niya dito. Talagang tagapakilala siya doon sa ano sa Lamb na tinutukoy. So, ngayon, personally, sa pagbabasa mo ngayon, nakita mo ito ngayon, ano ito ngayon sa buhay mo? Yan. Huh? So, pag napaka-miserable siguro kung hindi mo alam ang purpose mo, di ba? Parang, yun nga, parang wala kang tinutumbok eh. Parang napaka-miserable. Dito, na ano ko kayo dyan na, hindi tungkol sa kanya ito, kundi tungkol kay Jesus Christ. Mm-hmm. Yung sa tinuturo niya sa kay na si John. Yung gusto ko po yung inyo po yung reflection kanina na to know God, yung makilala si Kristo sa buhay natin. Mm-hmm. Yun ang pinaka ano eh, bottom line ng lahat na makilala talaga natin si Kristo. At
ang pagkatapos na makilala natin si Kristo, yung sinabi niyo po kanina, ipapakilala naman si Kristo. Kasi parang kakaiba na baligtad na ipapakilala si Kristo, hindi mo naman kilala. Di ba? Tapos dito, natumbok dito na through the Holy Spirit, makikilala mo ang Panginoon. Amen. Wow. Tapos dito, actually, sa 3 John, inimpasize ang Holy Spirit. Yung John 14, John 15, John 16, binanggit ang work ng Holy Spirit. So napakalaki ng papel ng Holy Spirit sa buhay natin. Tapos, yun din yung magbibigay sa atin ng success para ipakilala yung Panginoon na nakilala natin. So, napaka-ano ng impact nun sa akin. Ikaw, Mitch, ano ito sa'yo? Anong gustong sabihin ng Panginoon sa'yo? Anong sinasabi niya sa'yo? Sa akin, Pastor, parang sampal sa akin to eh. Kasi sa mga previous na mga crusades ko at saka mga ministries, parang sampal, parang kinedit ko lahat sa akin. Parang dinitali ko, ito yung mga nabinyagan eh, dami-dami, parang ganun. So parang sampal talaga yung pagpakumbaba dito ni John. Inano niya talaga, inintroduce niya si Jesus Christ na the Lamb of God. Tapos yung binanggit ni kanina ni Dominic sa no one has seen God. Pero babalikan natin yung 16 and 17, sabi niya, in all of His fullness, we have all received and grace, for the law was given through Moses. Yung law, binigay kay Moses, but, sabi niya, grace and truth came through Jesus Christ. Sampal talaga sa akin kasi parang, wow, sino ba ako para i-ano ko? Hindi ko naman talaga gawain yan eh. Talagang ginamit lang tayo ng Panginoon para ipakilala na mayroong Diyos na namatay sa cross. Hindi talaga para sa atin yun. Ay, ako yung gumawa lahat yan, pati yung simbahan, pati yung anong ginagawa. Hindi talaga. So, praise God. Kasi ito yung isa sa mga United Bible Study na talagang kailangan natin. Kailangan na kailangan. Naging malaking impact sa buhay ko. Amen. Dominic? Saan po basically, as a disciple maker, napakalaki po noong implication nitong kwento ni John. Especially with regards doon sa mga gains. Lalo po ako, as a disciple maker, syempre magkakaroon ako ng mga disciples, yung mga na sumusunod, nagiging part ng team, nagiging part ng community. And may tendency ako madalas, hindi lang minsan, madalas talaga may tendency akong i-claim yung credit. Na, especially indicator namin na success yan as bilang mga church planters, mga disciple makers, indicator namin ng success yan na i-draw yung tao sa sarili mo, imbis tapos, na i-draw kay Christ. Ayun nga, tapos, syempre, parang, especially extra pogi points. Papakita mo sa iba, meron akong korte, meron akong mga disciples, meron ng mga small groups na. Pero yung story ni John, lagi siyang reminder sa akin. Wow. Na si John never niyang credit. Hindi lang credit, never niyang inasam na magkaroon ng credit. Ang lagi niyang siguro kumbaga merong aim si John. Katulad ng aim ni Paul. Sabi niya, wala siya ibang bagay na gustong ipakilala. Gawin or pakilala, kundi si Kristo lamang. And ito yung gusto kong magkaroon na puso. And by the grace of God, ito yung gustong puso ko na hindi naman natin in-emphasize si John, pero napakagaling lang noong ginawa ng Diyos sa buhay ni Juan, nung pinakilala niya si Kristo, na ang punot or ang pinaka-punto talaga ng buhay na ito ay wala iba kundi maitaas si Kristo, maipakilala yung glory niya, at kung ano man yung mga maging gain natin, especially yung mga magiging disciples natin, yung pinakamahalaga ay hindi yung makilala ka nila, hindi yung ikaw yung susundin nila, hindi ikaw yung bida sa kanila, kundi ang laging makikilala nila, magiging bida sa buhay nila, ay wala iba kundi si Kristo. At saka medyo struggling ng konti na ipakilala yung taong hindi mo pagkaanong kilala. Yeah. Pero dahil ipinakilala ng Holy Spirit, wala kang makagawa kundi gawin yung pinakikilala ng Holy Spirit. Alam mo yun, yung parang kung friend mo yan, kung ano mo yan, okay yan. Pero somebody na hindi mo kilala, kailangan mo lang talaga magtiwala sa Holy Spirit. Kailangan talaga makinig tayo sa Holy Spirit, maging masunurin tayo sa Holy Spirit, at kahit against pa yan sa naiisip natin, o sa logic o sa reasoning natin,
gawin talaga natin yun. Amen. Kasi ang conviction ng Holy Spirit ay mas makapangyarihan kaysa sarili nating wisdom. Mm. Kaya tama din yung sinabi mo na yung sabi ni Paul, I am determined to know nothing but Christ and Him crucified. Ang word na yung know, actually sa Griego, is to make known, ipakilala. Hindi lang makilala, kundi ipakilala. So dalawa yan, either passive or active na pagpapakilala, or passive na active na makilala, or passive na ipakilala. In either ways, ipakilala si Kristo, at hindi lang si Kristo, siya na napako sa krus. Kasi kung wala yung pagkapako ni Kristo sa krus, eh sino naman si Kristo? Yeah. Ano naman ang nagawa niya? Mm-hmm. Eh ang pinakamalaking nagawa ni Kristo yung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Mm-hmm. Ikaw, Lynette? Personally, Pastor, like them also, gusto ko po talaga, parang ang paniniwala ko po sa mundong ito, kailangan para makilala. Yung makilala ka, yung tumaas ka. Mm. So ako po, gusto ko po talaga laging i-claim na ako yung magaling. Hindi lang po yung sabihan nila ako, pero gusto ko po yung ako yung mag-push. So kumbaga, kahit po sa church, yun yung nakakalungkot na minsan tinatanggap ko yung part or gusto kong tanggapin yung part para makilala pa ako. So, yes. Pinapatunayan. Yes po. And nakita ko po doon na kahit anong pagpapatunay ko sa sarili ko, parang hindi pa rin ako satisfied. Mm-hmm. So pinapakita din ng Panginoon sa akin na kahit anong itaas mo sarili mo, hindi ka masasatisfied dyan. Kasi ang masasatisfied ka lang talaga is kapag nakilala mo ako. Mm-hmm. So sa buhay po ni John, sabi niya po, siya pa nga po, di ba, are you a prophet? Mm-hmm. Ang sabi niya po is no. And I am the one who prepared the way of the Lord. And yung next po, Pastor, is behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Minsan, or madalas sa buhay ko po, gusto kong ayusin yung sarili ko, gusto kong linisin yung sarili ko, alisin yung mga kasalanan ko. Pero, hindi kaya. Yes po, darating pa rin ako at the end of the day, nakalugmok na lugmok pa rin po ako sa kasalanan. Pero nandito po yung pag-asa na yung Lamb of God, siya lamang po yung makakapag-transform sa akin para makamit ko po yung tagumpay sa Panginoon. And also, last po is, mahilig po ako magbasa ng Bible. Pero po, there are moments na pag binabasa ko yung Bible, parang hindi ko na talaga maintindihan. Very dull. Yes, parang ang gulo-gulo. Try. And like Juan, I can say na I don't know him. Hindi ko po siya makilala. But when you start to pray and ask for the Holy Spirit, kahit pa man mahirap sa iba, pero kung nasa iyo ang banal na espiritu, talagang makikilala mo po si Kristo. So yun po yung reminder sa akin na we should always ask the Holy Spirit para makilala po natin si Jesus Christ. So basically ba na ramdaman niyo na nakipag-usap ang Holy Spirit sa inyo through the text? Yes, super. Dito. Ako personally, pagka pinag-usapan natin si John, although sabihin kong, pwede natin sabihin humble tayo, pero alam mo yung parang nagpipreach ka, meron kang tapos nag-i-expect ka na unang-una lalo na sa preaching. Napuri ka na. Ang gustong-gusto mo sa preaching yung i-introduce ka muna. Ako personally, nung last time i-introduce ako sa ano, sabi ko, talaga bang kailangan i-introduce ako? Pero kung hindi naman ako i-introduce kasi, magiging irrelevant naman ako sa kanila. Alam mo yung, sino ba to para magsalita sa amin? Ano ba ang kanyang credentials para magsalita sa amin? Pero usually, kapag ka ano, ayoko talaga, sasabihin ko lang, sabihin mo lang yung position ko, that's it, huwag na. Pero nung last ano sa Baguio, kailangan talaga 'yan mo kasi or else irrelevant ka. Bakit magtuturo ng music eh music pa naman. Tatlo yung pagtuturo ko. Pero at the same time yung i-introduce ka mo ba talaga? Ang gusto ko lang siguro na introduction sa akin yung estudyante ng Biblia, ayan, follower ni Christ. Patuloy na nauuhaw kay Kristo, gustong iangat si Kristo. Siguro mga ganung introduction. Pero, bukod lang yan sa introduction, yung pang pagkatapos mo mag-preach ba, nandun yung temptation na pagkatapos ko ba mag-preach, babatiin ba ako ng mga tao? Hindi naman sa sasabihin yung ang galing-galing, hindi naman sa ganun. Pero yung bang, magsasabi man lang sila na na-bless sila, o kaya ay na ano sila, kasi parang para ma-motivate ka naman mag-preach, kung ang ini-expect mo ay baliktad, tapos i-criticize ka pa. Alam mo yun? Kasi si John, sinikap niya ang lahat, pero saan siya napunta? Sa pagkapugot ng ulo. Yeah. Alam mo yun? Pero willing ba tayo na pupunta to that extreme? Yes.
kung maipapakilala lang natin si Christ. Kasi delikado talaga. Pag ipinakilala mo si Kristo, meron talagang ano yan. Meron niyang consequences. Oppositions. Oo. Consequences personally sa inyong sarili. Pero ako, reflecting on the text ng pinag-usapan natin. Una, He is the voice from the wilderness. Crying. Ang hindi basta saying. Crying. Parang in the last days, angels will be crying. Talagang umiiyak, nakikiusap. Pleading. Crying in the wilderness. Ang tanong ko, bakit sa wilderness? Talagang pinapupunta niya yung mga tao papunta doon sa wilderness. Crying in the wilderness, sabi niya. At ang message niya is the message of repentance. Na without repentance, Christ cannot dwell. Hindi niyo kaya yung mga Pharisee, hindi nila maintindihan kasi hindi sila nagkaroon ng repentance. Pakiramdam nila sa sarili lang, okay naman ako eh. Wala naman akong ginagawang masama. Wala akong pinapatay, wala akong inaagrabyadong tao, okay ako. Pero ang sinasabi ni John, tanggalin mo yung baku-baku sa puso mo. Ang sinasabi ni John, yung mga may damit, magbigay ng damit sa ibang wala. Yung mga nangingikil, huwag nang mangikil. Yung mga ganito, ang problema may tinamaan na isa. Ayan, sa susunod. May tinamaan ang isang hari na medyo na ano yung ego niya, tinamaan, kaya napugutan siya ng ulo. May tanong po ko, possible po ba na ma-receive po natin yung light pero hindi natin siya tatanggapin? Yun ang pinakadelikado sa lahat. Very much possible. Na-receive nila ang light, pero alam kasi nila na ang consequences ng light, siguro pag-aaralan natin sa chapter 15, ang consequences kasi ng light ay rejection ng iba. At yung rejection ng iba, pagka nagsabi ka ng light, is hate. Pero ang tanong, pag nakita mo na ba yun, willing ka ba na to be hated by some others? Depende kung saan nakatingin ang mata mo. Palangit ba o sa lupa ba ang ano, saan ang value na nakikita mo? Dito ba yung appreciation ng tao? Appreciation. Definitely sa buhay ni John, hindi siya nakatingin sa appreciation ng tao. Siguro, Dikdik ako po yun, Kuya Brian. Ang nakakatuwa po kasi kay John, the very first moment na nag-preach siya, meron na agad siyang recognition kung sino siya. Alam niya identity niya. Alam niya kung sino siya. Di ba makikita natin, tinatanong siya lagi, sino ka ba? Ikaw ba si Christ? Ikaw bang Kristo? Ikaw bang Messiah? Alam niya identity niya. Kilala niya kung sino siya. And dito ko nakita na napakalagang alam natin bilang tayo, of course, ng mga tinawagan na maging disipulo ni Kristo, alam natin yung identity natin. Yes. Si John, talagang very strong siya dun sa belief na kung sino ba talaga siya. And ang alam niya kung sino siya, he is nothing. And dahil alam niya na walang-wala siya, hindi siya si Kristo, hindi siya si Messiah, hindi siya kung sino man, alam niya lang, magpe-prepare siya. Ito po yung nakakatawa. Dahil alam niya yung identity niya, alam niya rin kung ano yung pwede niyang gawin doon sa mga disciples niya. Ito yung siguro nag-strike din sa akin ngayon na kaya siguro hindi ko nagagawang ipakilala si Kristo talaga or mailapit kay Kristo yung mga disciples na nadi-disciple ko ay dahil meron din akong pagkalos ng aking identity. Mas gusto mong makilala ka. Kasi ang pagkakakilala ko sa identity ko ay I have something. Pero si John, alam niya wala talaga siya may pagmamalaki. Walang-wala siya. He is nothing, he is no one. And for him, ang lahat-lahat ay si Kristo. So personally, ngayon na-reflect niyo sa sarili niyo. Ano sa tingin nyo ang makukuha ng mga kabataan, yung mga dinidisciple nyo? Pagka, yan ba, tituro nyo ito, ano sa ninyo ang takeaway nila? I mean, ano ang point na kailangan ng tandaan dito as being discipled of Christ? Magiging positive po sila, Pastor, lalo na yung, alam mo po yun, lalo ka lagi ka nag-aim na mataas ka, and sa huli may kita mo na, low ka. So ngayon, marirealize po nila na sa sarili natin, we are nothing. And doon, mas magiging direct natin, mas magiging focus yung tingin natin sa Panginoon kaysa sa atin. And doon talaga natin makikita yung true happiness.
So gusto kong i-summarize ang lahat ng ating mga pag-aaral, and then we will have to pray. Dito sa buhay ni John, nakita natin na alam niya ang kanyang role. Alam niya na siya magpe-prepare sa way. At very keen siya sa Holy Spirit, nakita niya kung paano ang Holy Spirit na inireveal ang Lamb of God. At pagkatapos, na-identify niya rin na ito ang Son of God, na i-draw niya ang mga tao. So we'll be praying, more specifically, it's a united prayer. Very quickly, let's have some sentences and let's unite our prayers together with God. Dakila po namin Diyos, salamat po at na-identify namin na ang role namin sa mundong ito ay makilala ang aming Panginoon sa Kristo at maipakilala ang Panginoon. Sumusunod po ako sa panalangin ni Pastor na kami din po ay humihiling na ibigay sa amin ang Holy Spirit na makita at makilala namin at maitaas si Kristo sa aming buhay. Alam na Panginoon sa aming mga ministries na ang ministry, Panginoon, ay hindi para maipakilala ang aming mga sarili, kundi maipakilala yung Lamb of God. And Lord, pwede po bang tulungan nyo kami na patuloy na maging dependent sa Holy Spirit? And please, Lord, tulungan nyo rin po kami na lagi naming maunawaan kung sino ba talaga kami. Anong role namin bilang inyong disciple? Nang sa gayon, ay wala kaming ibang maipakilala kahit ang aming sarili maliban si Kristo at siyang napako at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Lord, patawarin niyo po nawa kami sa mga pagkakataon na sarili lamang po namin ang aming naiisip kung paano po kami tataas. At nawa po, Ama, simula po ngayon sa lahat po ng aming gagawin, kayo lamang po ang siyang aming maitaas at hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po, Ama, sa pag-unawa at sa pag-ibig na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli ay nais po namin kayong imbitahan sa susunod na pag-aaral dito sa United Bible Study. At nais ko po kayong iwanan ng mga salita, "If I be lifted up, I will draw all men unto me."